there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Hi guys, magandang araw sa lahat. Ngayon magtuturo naman ako kung paano mag-actual wiring doon sa control circuit diagram and power circuit diagram ng across the line starter. So, simulan natin guys. So, ito para guys yung ano natin guys. Yung control circuit diagram, ito po yung kumpleto na diagram kasi meron siyang contact doon sa thermal overload relay. So guys, ito yung fuse. Yung fuse, ito po yung dalawa. Yung stop button, ito po stop button, start button, and then magnetic contactor. So ito thermal overload relay. So tapos yung mga ilaw guys is nandito po sa cover nya. Ayan po guys, yan. Yan. Tapos guys, ito po yung sa power circuit. Ito po breaker. So wala tayong 3-phase supply dito sa residential. So ang gagawin natin as a representation of the motor loads, so gamit lang tayo, magamit lang tayo ng ilaw. So, ito lang po, single piece lang po, 2-pole yung gagamitin natin na breaker since na 3-phase yung ano natin, yung power circuit natin. So guys, start na tayo. So karagdagan pala guys, bakit may mga number po ito? So yung start button po ay stop button po ay nag-start, mayroon pa talaga siyang number doon guys sa kanyang stop button. Kung makikita nyo guys na 1 and 2. So pag tinignan natin guys, yan guys, oh, kung makikita nyo, yan po, 1 and 2. So guys, so kung nakikita nyo rin guys yung may mga number na ito, simula dito sa line 1, may 1 ako sinulat. Pagtapos po ng fuse, dito po 2. So ito po yung tinatawag na cable scheduling. So para hindi po tayo malito mag ano, mag wiring, and then as a purpose na rin po for troubleshooting. So yun guys, start tayo. So ganito, ganito lang guys mag ano, mag wiring ng ano, ng control circuit ng across the line starter. So guys, di ko na nalagyan ng ano, ng number yung wire natin kasi ano, wala tayong available ngayon. Titingnan lang natin doon sa sinulat ko na control circuit niya. So guys, simula tayo dito guys sa load side ng fuse as a protection natin doon sa control circuit na gagawin natin. So ito po guys yung wire na ito, ito 2 papunta siya sa 1. So galing siya ng fuse guys, galing siya ng fuse. Pupunta siya ng 1 ng stop button. So ito guys yung 1. Yan 1. So ilagay ko lang guys sa terminal block kasi hindi tayo mag-unik pag walang terminal block. So ito guys, ilagay na natin, papunta siya sa 1 ng stop button. Tapos guys, ito yung 2 sa stop button, pupunta siya ng 3 ng start button. So gagawin na natin guys, ito yung 3 yan guys.
Fitri, pagdating tapos na guys, 4, papunta sa iwan ng contactor. So, yung ito yung coil. Coil yung pinaka-supply natin sa contactor para ma-energize siya. So, galing siya ng 3, papunta siya ng 4. Or papunta sa iwan. So galing ng 4 guys, punta sa ng iwan. So ito 295, ito guys na may number yung thermal overload natin. Ito punta siya ng 95. Yung guys, galing ng 95 tagos ng 96, ito guys 96, papunta dito sa load side ng fuse. So guys, ito pala guys, itap natin dito sa 3, sa holding contact ng contactor, sa holding contact nitong start button. Kasi once naging freeze natin ito guys, is babalik siya sa normal state na open. So kailangan natin ito para ang flow ng current mamaya pag in-start natin dito. Ayan. So 3, galing ng 3 guys, papunta siya sa 13. So ito yung 13 ng contactor. May label naman siya guys. So galing ng 13, labas siya ng 14. So 14, punta doon sa 4 ng start. So sunod guys natin, galing ng stop na button number 2, papunta dito sa 53. So naubusan na pala tayo guys ng auxiliary contact, kasi ito yung natira is main contact for power contact ng contactor. So meron ako dito ng auxiliary guys ito. So ang gagawin natin, ilalagay rin natin sa taas ng contactor. Para once na na-energize ang contactor, sasama ito yung mga contact nito. So ito na guys tayo, simula ito papunta sa 53.
So yung 54 guys, pumunta sa ilaw. So may mga ilaw na tayo dito guys. Ayan. Ayan, nakakunit. So ito yung 54 punta sa X1 ng ilaw. So ito yung guys, yung likod ng ilaw. Din yung X2 nyo guys, punta siya ng thermal overload relay 95. So ito na yun guys, X2. Next guys, dito na tayo galing ng 53 ng contactor papunta sa 61. So 53 to 61, yan pira na natin guys. Labas ng 61 guys, 62. So 62 papunta sa X1 ng ilaw. So kanina may ilaw na rin tayo dito. So ikunin ko na lang guys. Ayan. X1. Guys. Hindi yung X2 guys, so jumperan lang. May jumper na dito guys. Ito mula itin. Ayan, okay. So, dito na tayo guys. Galing ng 61, punta ng 97. Guys, yan. So galing ng 98 guys, ito 98, ito 98 guys. So punta siya sa X1 ng trip na ilaw. So ikunin ko na lang guys, X1. Then yung X2 nya guys, punta doon sa 96 ng thermal overload sa labas guys, yung banda. So yun na guys, buwan na natin yung control circuit ng ating across the line starter. So ang bubuhay naman natin is yung power circuit. Power circuit which is two pole lang yung gagamitin natin kasi wala tayong motor at wala tayong available na 3-piece supply sa bahay. Ang gagamitin lang natin is ilaw. Ilaw guys. So ito lang guys ang gagawin natin. Ito na guys, simulan natin. Galing tayo ng load side ng breaker papunta doon sa 1 ng contactor. So ito yung 1 guys.
ngapain. Alisin muna natin guys, saglit lang para magandaan natin. So, ito yung number 1 ng contactor guys, pinaka power circuit mo, power contact. Ito yung line 2 guys, line 2. So yan na guys, galing dito guys, punta siya dito, yan na, tago siya ng thermal overload relay. So dito guys, yan, itong thermal overload relay natin. So punta na siya ng ilaw, ilaw. So ito guys yung ilaw natin, representation ng motor natin, kung ilaw siya. So i-connect na dito guys. So, kompleto na guys. Supply na lang natin guys. Ito supply na rin guys. Since na pareho guys yung sa voltage natin dito sa power circuit at saka dito sa control circuit, so i-jumpera lang natin guys para ano, magkaroon ng supply yung both power at saka control circuit nya. Thank you.
So yun na guys, buo na ating across the line starter ng yung control circuit niya at saka yung power circuit niya. So itatry na natin guys. So bilang representation pala ng motor loads, yung dito guys sa power circuit niya. Ito guys. So ang representation niya ngayon dahil wala tayong available na 3 piece supply. So ito muna yung lighting supplies. Gagamitin ko yung ilaw. So guys, subukan na natin guys. So yan na guys, nag-ilaw na yung kulay pula. So yung kulay pula yung stop natin, indicator stop natin. So subukan natin guys, i-press yung start. So kung mag-ilaw yung green, so ibig sabihin, pag nag-ilaw ang green, so ibig sabihin, i-ilaw rin yung ilaw natin na ito, yung nagre-represent para sa motor. So yun guys, nilaw. So, stop natin. So, success guys ang ginawa nating control circuit and power circuit. So, try din natin guys yung trip na indicator niya kung mag-ilaw. So, i-manual lang natin guys yung ano, yung pag-testing nito. So sa pag-manual guys, kung makikita nyo dito guys, yan, ito lang guys yung kulay puti. Itutulak lang natin paloob para sa manual nya. Yun guys, tingnan nyo guys, umilaw na yung trip button nyo, yung trip indicator pala guys. So yan guys, umilaw na ang trip indicator niya. So ibig sabihin nag-trip na yung overload natin. Manually lang guys ang pag-testing ng ano natin ng thermal overload. So kahit guys, pag naka-trip guys, kahit ipipindutin natin yung start, hindi natin ma-start yan guys. Kasi naputol yung linya dito sa thermal overload contact niya. So hindi buo yung coil ng contactor. So subukan natin guys yung reset button niya. Kung ma-reset itong indicator niya na to. So yan guys, na-reset. Nagbalik sa stop. So guys, oh. So guys, kung nagustuhan nyo yung video tutorial na ito, don't forget to like, comment, and subscribe to my YouTube channel. Maraming salamat guys. So until next videos.